Magandang hapon po sa inyo lahat, and thank you so much for coming. Teach! Hello, magandang tanghali. Hapon na parang. Magandang hapon po sa inyo lahat, and hello po ulit. Fresh na fresh tong dalawa. Tayo lang ang hindi. Chika! We'd like to request everyone to settle down so we can start with a question and answer. Everyone, settle down. And who would like to ask the first question? Siguro, from a blogger, may start shooting their set of questions. Or you, gusto mo? Ito ang mic. Okay, let's hear from DJ and Kat. DJ, how does it feel? 4 days to go! I am sobrang excited, halo-halo na, pero more on excited. Kasi gusto ko na rin siya mapanood on Saturday. So yan, ilang tulog na lang. Kaya thank you dahil nandito kayo to show your support. Definitely. DJ, how does it feel? 4 days na lang. Halo-halo eh. Sobrang excited. Siyempre, nakakabahan din at the same time. Pero ako very excited din ako para sa mga supporters at sa mga taong mapanood yung video ko. At sabi may kahapon pala pina-MTRCB, ito ang klabi daw. The MTRCB people loved it. Direk, are you aware of this? Miss Carmine, were you aware na kung kano kasaya, kakilig, kahapi mga taga-MTRCB with the final, with the movie, with the final results of the movie? We heard nga, and we're very happy na ganun ang reaction. I know! Very, very grateful and happy. So, the fact na kinilig yung mga MTRCB people, talagang may market ito ng ano, ng core audience ng ABS, Miss Direk May? I guess that's what it means. And we're happy na, yun na nga, parang at least we're, hindi lang siya pang-baguets. Assured na meron tayo mga nanay-tatay, ano? Hindi lang siya pang-baguets talaga. It's for, ano, for all ages. Which exactly your vision, right? Yeah. Tsaka ano, it's PG, ano rin, straight to PG. Whoa, whole family may watch yes. It. Wow. Okay, I ask questions now. Would you like to do your part? Checka. Sino gusto ka, no? Si Glenn, si Bongka, magtatanong si Glenn na Pep at saka ng bandera. And si Glenn, maganda magtanong to, Ben. Sana, check it. Hi, Kat. DJ. Oh, yes, hello. Okay. TV-based yung question ko dun sa Magandang Buhay interview niyo na yung sinabi ni Kat na I can't help falling in love with DJ because he makes me smile. And then si DJ naman sabi, I can't help falling in love with Catherine because she makes me happy. Kumbaga, please elaborate sa inyong dalawa. Catherine, ano yung mga ginagawa ni DJ na nagpapangiti sa'yo? At saka si DJ, ano yung mga bagay na ginagawa ni Catherine para sumaya ka? Sa akin, sa maraming paraan, si DJ, kaya sinabi ko, I can't help falling in love with him because he always makes me smile. Kasi siya yung contest sa mga tao na pag bad trip ako, kung wala ako sa mood, malungkot ako, siya yung nagpapa-okay sa akin. Talaga? Yes, that's love! Pag sa shooting, or pag sa TV, kunwari may nangyari na ganyan, si DJ yung makakapagpa-calm sa akin. And kapag sa mga buddies, kunwari malungkot ako, yun. Isa siya sa mga, pag andyan siya, okay lang po. Kaya yun yung naisip ko agad yung kinanong ko. Bitch! Makes me happy. Bakit? Dahil, sinigod ko na to noon. Sinabi ko na siya yung tao na, kunyari, bad trip siya. Hassle na yun sa akin, bad trip ako. Hindi ako bad trip, kumbaga malungkot ako buong araw niya. Parang, affected ka? Oo, kulong, ano yun, parang kalungkutan yun sa akin. Pero pag masaya si Catherine, yun, masaya na ako. Parang kumbaga kumpleto na ako. Parang relax na ako pag si Catherine yung masaya, wala siya problema. And, may binibigay si Catherine kasi yan, hindi binibigay niya yung pagdaka sa akin. Wow, I'm a station. You know, you know. Yeah, I mean, it's love. Generally, love. Paano niyo masasabi na nag-level up yung love team niyo dito sa Penthouse? It came from, Greg May declared it, yeah. Na nag-level up ang love team nila.
di ba, you said someone sa peligro lang ito, na level up kayo. So you're asking the si two, DJ and Kat. Yung mga yung side ng mga you've done ilang movies together. Boss, kasi pwede ba si Direk na naman magsabi? Kasi hindi naman nasabi. Nasabi kung paano. Si Direk na lang. Direk, elaborate natin. Nasagot mo na rin naman ito ng unang press ko. Yeah, for the benefit of those na ngayon lang kumaten, would you like to say further? Kumbaga parang they're acting their age na kasi. So, hindi na sila yung kapitans. Like, no, when I first handled them in 24/7, na Justin Bieber pa yung hair ng baby. Ayaw na, ayaw na. Of demeanor, nagbago rin kasi yung demeanor na nila. Kumbaga, parang because of, yeah, they're growing up. And growing up, yun rin. Okay. Ano, parang nag-ano sila, nag-mature na. But hindi to yung ano, hindi, kumbaga they've done rom-com na naman before. So this is not your rom-com na pang younger age. They're after their age. In terms of leveling up, iba yung romance. Iba yung concerns, iba yung demeanor nila. Kaya ito yung legal yan. Kaya gusto ko nung mapanood eh, yung bagong Katniel na Roma, na rompong sa Saturday. Ayun. So sabi nga ni Kat, ito yung pinaka-mature na nagawa nyo sa lahat ng movies. Did you say that? This is the pinaka-mature? Sa Magandang Buhay, diba? Sabi nyo, hindi dahil sexy or ano, pero yung in terms of realization. Totoo din, inagrihan mo din naman ko direct, no, na hindi naman for it mature sexy. Yeah, oo, kasi there's a connotation when we say mature, sexy agad or daring. What we mean by mature is for them, hindi na sila juvenile. They're not juvenile anymore. They have more mature concerns. Adulting. They're adulting. They have adult concerns. They're working na in the movie. Hindi na sila yung mga bata pa. So I guess that's what we mean by nagmamature. And then of course handling situations ng mas mature din. Not yung ano, not yung parang bata pa na ano. Nakadaman nyo bang nag-mature kayo base sa nakikita ng mga nakapaligid sa inyo? Oo, parang paano mo masasabi na nag-mature? Nakikita namin si DJ and vice versa. Alam nyo, sinabi nila, doon lang ako naging conscious. Oo nga, doon ko yung hindi napansin. Oo nga, medyo tumanda-ata kami ng konti. Pero yun nga, siguro dahil konti lang. Kasi siguro mas yung sa humor nga, kung paano yung pagpapakomedy, siguro mas napaglaruan namin, siguro mas mas open talaga ngayon, yung wala nang holdback ganyan. And yun yung importante kasi ang hirap pag yung 50% na bigay mo. Dapat kung mag-comedy ka, bigay mo lang ng comedy kahit mapangat yung mukha mo ganyan. So siguro yun lang yung naging maganda nga na sa akin. Tapos si DJ, yung humor na hindi lang yung very lalaki, yung nakakatawa. So parang lahat siguro makikita yun po sa movie. Lalo yung pag sila ni Janus yung magka-eksena. Nung nagtotobing, ako, first time ko rin napanood yung ibang scene nila, matatawa ka. Kasi, iba naman yung lalaki ng comedy, iba naman yung sa babae, iba yung binibigay na nila dito Dennis. So, masaya talaga. Ikaw, take mo. DJ, you've always been the serious type. Naramdaman mo ba na nag-mature paningin namin, ang director mo, ni Miss Carmi, ni Ma'am Charles, naramdaman mo? Oh, it's always been you, it's always been there, na ikaw, ganyan ka talaga. Siguro nabawasan ang hiya ko. Paano ko masasabi na nag-mature ako? Dalamdaman mo bang nag-mature ka sa paningin natin? Hindi naman. Siguro it comes with age. Hindi naman. Dumadating ka na lang naturally dun sa ganung estado mo. Siyempre, ang hirap naman na, correct. Hindi ka rin aware na
I mean, walang effort na nagpapakamatanda ka na or mature. Natural lang siya, natural lang. Pero si Kat, paano mo siya i-describe? Hindi na tayo gagalaw dito sa isto, tanong mo ko. Hindi tayo nakamukuhan ko. Sa pagkita niya? Si Katrin naman, ano gano'n ako, sir? Ngayon, wala na siyang PA, siya lang mag-isa. kumbaga, talagang siya lang gumagalaw. Lahat, siya lang nagpa-plano lahat. Pero yun nga, natural lang din yun, sir. Hindi naman yun parang, sige, balis ka na PA, ako bahala. Hindi naman gano'n. Oo, naka-adjust na siya, talagang... And... siya, decision-making siya na rin gumagawa. Oo, kaming dalawa. Pero si Catherine mas magaling sa mga guys. May plano-plano naman. All means na lang niya katang baka. Yes, oo. Oh, diba? Parang gusto sa'yo eh. And, ano pa ba ba? Sa family din. Yes, may diskarte na rin siya. Thank you. Last na yun. Mamamaan si Mitch. Yun. Siyempre napabitnaan ng birthday yung dalawa yung ano. Yung show, yung dito yung play date ng Tenka Polino. Can you consider na isa sa best birthday gift yung ano, itong movie niyo? Sa anong plano doon sa birthday mo, DJ? Kasi nagpalawan na kayo yung birthday gift. Masasabi ko lang sir, sobrang blessed po kami. Sobrang blessed na sunod-sunod po yung nangyayaring magagandang bagay, mga kabutihan. Tapos sa birthday. Yes, diba? Birthday ni Catherine, nagawa niya yung gusto niya. Itong parating na birthday ko, may movie tayong ipapalabas. And sa mga mall shows, sa mga tao, talagang... Sobrang, no? Oo, wala kang over pa rin kami sa sobrang saya nung ano. Grabe yung pagtanggap ng mga tao. At tumitrip ko kaya tayo yung ano nyo. Yes, and very excited kasi sila. So, I mean, it pays off yung mga siyempre, lahat naman ang gagawa ng pinigulis na papagod. And ito na yung bayad, ito na yung kapalit ng excitement ng mga tao sa pagpalabas ng pinigula. So, you know, sir, very thankful kami. Plans for your birthday. Ano? Plano? Wala pa siya. Wala pa akong plano. I'll let you know kung meron na. Wala pa. Ngayon, sir, wala. Naka-block off na, diba? Oh, siyempre. Pero wala pa akong plano. Kailan nga, Teach? 26. April 26. Thank you, sir. Okay! Beautiful set of questions, kakatawa. Who's next? Miss Kate Adar, you have something to ask? Later na. Si Tito Ted? Gusto magtanong, ayan, si Tito Ted? Tito Ted! Later, oh, ayan, si later on, si Lorena, sunod-sunod na si Ate Vero, everyone, welcome. Hello, guys! Hi! So, first question sa mga writers. Yes. So, ano po yung mga characteristics na ni Daniel at ni Kat na parang kinonsider nyo when you were writing na parang magmamatch sa story? Beautiful question. Character nila sa totoong buhay? Sa totoong buhay nila with the character. Ibang-iba kasi si ano? Ayan, si Lear from Anna. Ibang-iba si Gab. So, total opposite pagdating kay Kat. And siguro yun yung naging maganda rin yun kasi napaglaruan talaga namin si Catherine sa movie. As in, pag napanood niyo siya, si Direk kahit sa itong pagawa kay Catherine, sabi ko nga, nung pinapanood niyo siya, ano ba itong mga pinagawa natin kay Catherine? Tapos pumayag siya gawin lahat. So, ano talaga. Oh. Parang pinaglaruan talaga namin yung character niya sa movie. So pag napanood niyo, Diyos ko, parang ano ba itong ginawa niya, di ba? And yun nga, true enough sinabi niya, binigay niya kasi wholeheartedly. Wala, as in, sabihin ni Direk, gumulo ka dyan, siguro gagawin niya eh. Kung anong kasi ito, gagawin niya eh. So ganun. Stress na talaga. Oo, so total opposite ng character niya. Kaya nagkaroon siya ng leeway para laruin. Diba? Si DJ kasi, yung kanyang, sabi ko nga kanina doon sa tanong sa maturity, si DJ kasi old soul. Diba? So, talagang yung maturity nandun natural. Yung character ni Doz. Sinod ng Beatles, ano? Beatles talaga. Yung character kasi ni Doz, diba may wisdom din naman talaga eh. Parang ganun din, may similarity. Pero pag nakaroon yung medyo malaki din talaga ang difference. Lalo in terms of yung pagiging pilyo. Pilyo. I love the pilyo thing. Yes, it is. Pilyo. Tito Ted, you're good? With the other writer. Ayan, Miss Christine. Ayan, hi po. Ano po, nung sinabi po kasi sa akin din ni Miss Carter,
na yun, magsusulat po kami ng mga eksena para po kay Kat at kay Fuji. Habang ginagawa po namin yung eksena, iniisip ko, Diyos ko, baka patayin naman ni Kat. Sa paggagawa niyo? Opo, kasi umabot kami sa ganun na, Diyos ko, gagawin ba nila to, gagawin ba nila to. So, ganun ang ano po. Tapos, yun po, nung sinushoot naman po namin, sobrang game na game po silang dalawa. Sobrang walang arte po nila. So, yun, kaya ano po, sobrang ibang-iba po silang dalawa. And ano po, before naman din po kami nag-ride, actually, kumbaga meron din kami dinner kami with them. I just sat down with them. Opo, tapos parang tinanong sila on insights, kumbaga sa mga bagay-bagay, ganyan. And from there po, kumbaga yung characters po nila, yun po, doon po namin nagsimulang gawin. Kumbaga, pwede sila to take on the challenge kung dinner. Sino pa yung dinner? Chika! Chika! I'm sure si DJ. Maraming pera. Direct me. Pati si Direct me. Oh, yeah. Go ahead. Same process. That's what we do naman eh. Kasi, because it's very collaborative yung ano, procedure namin, yung process namin. We discuss with our actors, yung story and the characters. It's the same dinner. Yeah, it's the same dinner. Uh-huh. So we have ano, we have that dinner with them. Of course, we already know them. But syempre, nag-evolve ang mga tao, di ba? So, parang kamusta? Asa na sila ngayon? And then, what's your take on these? So, sila, nagugulat kami na, kasi nung from our, nung for Crazy Beautiful You, we had a lunch naman doon. Meron naman. Doon pa lang meron ako nakita ang maturity and the change. And of course, they have their own take on the characters. So, based on what, meron silang mga ibang sinabi na nagamit namin. Meron mga iba na they don't agree with, but they understand that the character needs it. So, we discuss it, that's a fresh namin yun. So, it's a group effort. But may disagreement, ito that follow up ko lang ha. Oh. Sinong nagsatwa sa final say? Ayaw gawin si DJ, sinong nasusunod? Well, ako nag-filter. I'm the one who filters it. But, filter. Of course, hindi ko siya ginagawa nang hindi ko, kumbaga parang na hindi ko na consider yung opinion or their take on it. Kumbaga parang, it's a discussion. It's ano eh, kumbaga parang, meron silang opinion on certain scenes, but if I can explain, kunwari parang kung saan po bakit kailangan, ano, saan pupunta ito, ano ba yung character, together with, of course, my writers, kasi syempre, it's, you know, parang we work on it together eh. And I think that's the beauty of it, kasi hindi lang siya dictated upon. It's, you know, everyone has, lahat kami nagko-contribute dito. Kumbaga parang ako, kino-collaborate ko at inaano ko lang yung lahat ng mga ideas na ito. Do you get offended pag may suggestion kayo na hindi nasunod, mas nasunod yung director at writer? Do you get offended as actors? Ito gusto mo din siya ilaban, okay ka, tapos nasunod sila. Ako siguro pag kunwari kaya na kung di comfortable na line or okay. Kung kailangan ko ba sabihin, ikaw consult ko si Unate Corps or si Direk. Tapos, minsan, i-explain nila kung ba't kailangan yun. Tapos, kung, of course, di ka naman mo offend, lalo ko na-explain kung bakit nga sa nagagaling. Pero, minsan, may sabihin ko, Ate Carlos, palitan natin ka mas natural siguro kung pinatumay. Yes, na open sila na kung saan yung mas natural para mas totoo daw. Kaya, at the end of the day, yung parang si director pinaka, nandyan at titignan lahat. So, alam ko na wala naman siyang gagawing decision na makaka-affect sa movie. So, sobrang grateful ako that my actors, sobrang yung binigay na trust sa akin at sa amin, sa team. Kasi nga, like what we said, ang dami namin mga pinagawa, ang dami mga ano. Pero sila, they gave us their full trust and sobrang grateful. I'm so lucky that I got to work with actors na ganyan ka, ano, trusting, ganyan ang ano, ang tiwala sa amin, sa akin. Sa team, thank you guys. Aww, ngayon mo lang sila kabihan na. Nice, Tito Tatito. Quick follow up. Go ahead. Sige nga po, can we share the mic? Kasi naka-streaming tayo. Yeah, just so kay Daniel at kay Kat,
So nung na-explain sa inyo ng team na medyo opposite do sa characters niyo yung role niyo sa actual life, so how did you prepare or ano yung naging inspiration niyo para ma-portray niyo yung roles? Ganun ba katindi? Comedy disagreement, DJ ka, na i-prepare niyo ba sarili niyo if something is not agreed by both, DJ? Going back to the question to na-offend ba kayo? No, na-offend. Yung difference nung character nila sa actual life. Kasi opposite daw eh. Ako kay Dos, siguro kailangan ko lang ilabas yung hindi pa nakikita ng tao sa ano, sa kulit side, yung ganyan. I mean, bago kasi magsimula, nag-uusap kami ni Derek. Siyempre, unang tatanong ko, Derek, paano ba si Dos? Ano ba siya? Gano'n ba siya kakulit? Kasi yun yung character eh. Diba? Talagang malaki si Dos, talagang masaya siya, masayahin siya. So, paano Derek? Kasi galing pa ako kay Ellie na si Ellie noon. Lugmok lang. Oo. Kakaisip sa pamilya. Yun, sir. Pag-usapan lang namin kung paano. Yung mga unang scenes namin ni Derek, nandun pa yung lugmok pa rin ako eh. Sobrang anghinhin ko. Tapos, unti-unti, mahanap ako mga inspirasyon. Una sa kapangalan ko dun yung AD namin, si Barry. Siya talaga si Jose Ibarra Gonzalez eh. Si Barry. Gumawa ko sa kanya kung gano'ng kakulit yung AD namin. Iba yung kakulitan ng lahat. Tsaka, hindi, pero gusto rin namin siya i-thank you dahil ang laking tulong ng AD namin. Super AD namin si Barry. Talaga sa mga panahon na ubos na kami, yun na lang yung ipapakitulog sa AD namin. And yes sir, nag-prepare lang na ibigay mo lang, trust your director, and ibigay mo kung anong gusto niya. Dahil siya yung nakakaalam and siya yung nakakakita eh. Diba? Basta ibigay mo lang na ibigay. And yun, mapapanood niyo naman sana dito sa pelikulong ito kung paano namin ibigay. At yes sir, ito po si Katrin. Okay lang, si Kat. Kasi lalo sa kanya, masyadong opposite, di ba? Masyadong seryoso si Kat. Siguro nga mas okay sa akin kung malayo talaga sa akin po yung character. Para at least, pag napanood nila, hindi nila sabihin na this eh, parang si Katinto. At least, advantage yung pag yung binigay na character sa'yo, hindi mo talaga binagawa, hindi ka ganun pumorong, baka yan. At least napanood nila, si Gabi yung makikita nila, hindi si Katrina. Yun yung importante sa amin. Yun naman talaga. Na pag napanood nyo, wala, yung character yung makikita nyo po. And yun, hindi rin siya naging madali. May ibang scenes sabihin na direct, oh, yung iyak mo na yan, parang si Mie. Ayun, oo nga, iba dapat. Paano po yun iibahin? Tapos yung kung paano yung dynamics namin ni Dos, kung paano siya makipagbatuhan kay Dos, kasi sobrang opposite din sila. So mahirap na siguro maglabas na, hindi ba naihinda ng tao. Kaya, hindi ba, hopefully, yun yung makita nyo nga sa Sabado. Yung ibang, hindi pa namin napakita. Society. Miss Carmi, being the creator of Gab and Dos, ano ang makikita namin? Na-fulfill ba, na-achieve ba si Gab and Dos sa pelikula nito? Sobra. Parang, sabi nga kasi nila, collaborative eh. So, yung sinasabi nilang dinner, ang laki ng pivotal sa amin yun as creators. Kasi, yun eh, parang coming from Barcelona, we needed their inputs kung paano rin talaga yung ibahin, kung paano siya shift. Hindi sa'yo Barcelona. Okay. Asa yun eh. Kaya ano yun? Alam na alam mo. Lahat yun. Tapos, and more. Kasi kahit kami nagugulat sa napanood namin. Nagulat din kami sa mga napanood namin na ginawa nila. And sabi nga daw ng mga kapatid. Oo, yun yung siguro maganda talaga pag may collaboration with the actors. Diba? Doon sa dinner niya, ang dami namin nakuha niya sa kanila.
Okay, just in, we got a graded high B. Yay! From the Cinema Evaluation Board. I love grade B. Alam niyo na, why? I love second to the highest. Gusto ko ang B, alam niyo na. Ayaw ko lang A. Tsika! Diba ang dating? Okay, more questions, please? Walden probably has a question, or Tita Ethel? Can we share? Tita, your help. Anong daw muna si Ray? Ray Pumaloy. Hi, Ray. Ayan siya. We appreciate anything about the movie, ha, Ray? Wala namang, how do you feel na parang everyone around you is a group of what you have right now? Ibig sabihin kung ano yung meron kayo ngayon. Your mom, yung nanay ni Catherine, yung mga tao sa paligid. Parang ano nararamdaman yung mga parang, yun nga. Feel love? Oo, feel love kayo ng mga tao nga sa paligid. Everyone support around you. Kasi si Carla palagi nagpo-post ng mga sa inyong dalawa. Diba? Mas masipag nga si Carla kasi kay DJ. Totoo. Hindi na nga alam eh. Shark ad from ni DJ. Chika. Anong ginawa niyo? Bakit ganito ka-supportive yung... Na parang iisipin yung... Parang hindi kayo katulad ibang love team na derive lang dun sa... Dahil may love team, dahil para sa mga fans. Alam mo, totoo yan, DJ. Pero sa inyo parang nanggagaling talaga sa puso. Well, I think, sir, dahil... Una, sir Ray! Ate Ray, chika na! Dahil siguro, dahil sinusunod po namin yung gusto nila. And yung respeto namin, nung sisimula kami ni Katrin, nakikinig kami sa mga payo nila, about sa aming dalawa, sa mga tukol sa aming dalawa, na relax lang, kayong dalawa. And lahat ng mga gusto nilang mangyari, sinunod po namin. Pero hindi yun sabi nila, no? Yung mga payo po na yun, payo po para sa amin ni Katrin. Hindi po yun na parang pinitan na payo na, oh, magpakasal kayong dalawa. Hindi yung gano'n. Tsaka, siguro dahil may respeto po kami sa mga magulang namin, sa amin ni Katrin. Nakikita po ni Ma'am ng nanay ko kung paano siya respetuhin ni Katrin. At nakikita naman po siguro ng nanay ni Katrin kung paano ako po sila respetuhin. Kitang-kita naman dito. Andito nga, kita may... Ganun po siguro. And... Wala naman kami ginagawa ni Katrin para saktan po yung mga loob ng mga magulang namin. O para pasamayin ang loob na nila. And... ano po ba? Siguro... Sa aming part naman, very thankful kami, sir, na gano'n yung mga magulang namin. At yung mga taong nakapaligid sa atin. Yun nga po yung sinasabi ko na, ano effort? I mean, correct. Effort pagdating sa mga pelikula, di ba? Pero sa pagdating sa personal at sa natural namin ni Katrin, wala kaming effort na magpakilig or yung mga gano'n. Pero sila, napakasaya na makita lang kami na magkasama ni Katrin. So, sobrang thankful lang na ganun yung mga nangyayari ngayon. I think very blessed kami na mabigyan ng mga supporters at pamilya na ganito. Para sa inyong mga anas. Bahala nun din siya. Bongga ka doon. Bongga! Of course, pag yung sabi nyo nga, how do you feel na parang lahat may approval, parang love kami, napakasaya yung pakiramdam po na ganun. Siguro kasi iba na rin pag meron na yung love, yung sa family ni DJ, kung paano si mama kay DJ, iba na lang hindi lang siya nakikita as ka-love team ko na ganyan. Parang na siyang anak. And now, ang swerte-swerte ko kasi hindi sila mahirap pakisamahan. Like, sila Tita Carla, yung mga kapatid niya. Kaya mas naging smooth po lahat. Kaya, yun, thankful kami talaga sa lahat na nangyayari kasi nga, parang ang smooth lahat na nangyayari. And alam ko na kung may mangyari man, walang iwanan dito sa grupo na to. Kasi more than just the Capnel, yung mga team po namin, parang nag-iisang family. Sa isa nga, makeup artist, yung buong ano na yun. Kaya, masaya talaga. Yung respect ba sa kapagumahan ni DJ, so yung dahilan kung bakit pinapayagan ka ng walang PA, tapos magkasama kayo na wala, na visit kayo ng dalawa, gano'n. Hindi yung pwede yung kanina naman. Hindi pa rin. Parang kaya maramihan pa rin ko. Like, pag-aalis, parang gusto din namin naman, hindi rin naman pwede kami dalawa lang po. So if ever, siguro yung trust na yun, na-earn ni DJ over the years, sa 5 years na yun. Kaya pwede lumabas, manood ng movie,
pwede umalis, pero may mga kasama ko. Correct. Best friend mo. Yes, parang best friend ni DJ. Yeah. Hindi ko kasi nag-dinner, apat sila naman ang school. So yun, okay naman. Basta, yung importante, hindi mo sisirain yung tiwala mo. Tumulay ba sa alambre, lumakad ba sa apoy si DJ para makuha yung trust ng parents mo? Oh, hanggang ngayon tumutuloy pa. Ano yung mga ginawa ni DJ para at least ano yung ma-apakoy approval ng mami mo? Matagal-tagal yan. I mean, ilang years pa po niya na po. Siguro yung, years. Kung mapakita mo yung intention niya, matagal na yun bago na-earn yung trust sa ate ko, sa mama ko, kay la papa especially ko. And yung ngayon, siguro pinakamahirap yung pakikisama. Kasi meron minsan may misunderstandings, meron tayong mga, basta may mga ganyang scenario. So yung gagawin nila ni DJ, siya yung i-intende. And nakikita ko na ginagawa na yun. Kaya yun yung importante ko sa akin. Paano na-apekto yung mga tao sa pinto? One-on-one to, Ray? One-on-one? Inaano ko lang kasi, lalas. Paano na-apekto yung mga tao sa paligid nyo, lalim parents nyo, pag kayo naman yung nakakatampuhan? Nalalaman ba nila? Alam nila. Sila yung... Nakakatawa. Pagka sa mag-away kami ni DJ, parang makikita ata ng lahat kasi parang, ba't ba kayo wala yung dalawa? Ano nangyari? Hindi namin siya matago. Kaya yung mga tao sa paligid namin, hirap sila kung mag-away kami kasi hindi nila mapilit na parang, hindi, bakit yung pakabi sa isa na sa ganyan. May ganyan talaga and that's normal, really. Kaya... yung importante doon, yung inaayos talaga namin after kasi naapektuhan lahat. Ano sinasabi naman ni Mami pag ganyan nga? Pag-usapan. Pag-usapan. Ganun ka rin ba DJ? Kasi medyo mas intense ang nanay mo, di ba parang? Ayaw, nakwento ko ni DJ nung nag-press ko. Kung pag nagkakatampuhan, anong sinasabi? Oo. Paano gumagalaw si Mami Carla? Ang nanay ko lagi ano. Lagi lang, alam niyo yun, sabihin niya lang sa akin. Pag-usap kayong dalawa. And, lagi huwag kang mabibito ng mga salita mo. Pagsisisihan mo. Totoo yan. Or, basta huwag kang mabibito ng salita mo alam mong hindi mo magugustuhan. Lagi, kakababae mo yung kaalam hindi mo pwede mo. Lagi usap na, relax na. And, kung alam mo yung tama na, basta pag-usapan mo ng dalawa kung ano man. Dahil lagi nilang ka ng problema na pag-uusapan. Nanay ko laging ganyan. Paano kayo mag-aaway? Paano kayo mag-selos isa't isa? Ano sir? Paano kayo mag-selos? O yung tampuhan itself. Paano ba makatampuhan ng reenactment? Reenactment. 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 Ano magiging cause? At ikaw naman maka-elaborate ko. Kung ano mang problema yun, siguro di lang kami nag-uusap for a while, kailangan lang namin ng space, ganyan. Di magandang gising, may gano'n? Pwede. Gano'n. Or... may sumpong or puyat pa, o gutom, pagod, ganyan. Ngayon, puga, puyat, pagod kayo, pero you're pero okay naman kami. Yes, okay naman kami. And gano'n lang, hindi lang kami nag-uusap kagad. Kailangan lang ng isip-isip muna. Kunyari, pag-guilty ka muna siya ng konti. Ay, ang sarap! Thank you! Alam, hindi mo siya nag-iig ganun. Ako na, parang nag-iig. Ikaw pala. Ang langit siya na akin. Hindi naman, paano? Intention mo bang hindi ka nag-guilty ato? Dahil nagsusorry siya? Nagigante din po ako. Siyempre, hindi mo naman papahala tayo, di ba, sir? Oo, ganyan si Ray eh. Paano nga pag nagkakatapuan kayo ni DJ, ano yung nararamdaman mo? Tuliro ka ba? Hindi ba buong araw mo? Depende sa problema naman, Ray. Generally, ano ba? Sayatang po, merong isang sitwasyon. Tahimik po siguro. Okay. Tapos, hindi mo kami muna mapagsasama. Tapos, syempre, yung isip-isip ka, tapos usually, i-distract sa sarili ko. Kasi pag mag-isa ako, mas malulungkot ka din. Matakot naman for production ito. Sana wala siya. sana wala siya. Walang importante yung scene na ganyan. Nakakatulong, may kakataon naman parate. Pag may scene na importante, yun yung magka-away kami. Tapos magka-away talaga kami sa scene. So nakakatulong. Ay, totoo! Pero may nangyari, nag-away talaga.
talaga kami tapos. So sweet. Ending yun, di ba? Dito? Pag-share kung paano yung after. And this is anyway, pag-usap na kayo. So, ang hirap siya. Pero maayos mo siya kasi ang hirap pag naapektuhan lahat. So, naapektuhan yung mood namin. Dari nakaapekto ba? Sabrik siya! Ay, naman direk. Sige na. May tampuhan, tapos... Hindi naman sa movie na to. Hindi sa movie. Ah, okay. Pero sa ano lang yun? Maana lang yun. It's one of those. It's one of those. Kasi syempre, bata pa sila eh. Mga konting nagkaalam lang ng focus tulong mo naman ako para mag-ganun lang yata nagsimula tapos na biglang ayaw na mag-usap ng dalawa. Eh, syempre may hinahabol ng oras. So, parang nanay ka lang din. Para lang ako, mommy means love. Ano sabi mo dalawa? Sabi ko lang, mag-usap kayong dalawa. Talak talaga ako. Kasi kung mag-usap kayong dalawa, tanga loob, ending ito. Dito wala namang naging problema gano'ng dalawa. Well, mas doon pa nakita na nga na mas nag-mature. Sure. It's normal. It's that very explains normal. The mature thing. Or, it's very normal yung kumbaga, tambuhan. Mm-hmm. Nangyayari pa rin. Pero how they handle it, nagbago rin. Kumbaga noon, parang alam mo mas bata pa. Kasi nga, it's how they handle it. Parang nakakainisan na parang bata. And then ngayon, iba na parang dililito. Kasi parang, alam mo, that they just, you know, they quiet. Pero hindi yan, hindi na kagaya noon. Last question na lang, ah. Tagal na, dami, ha. Go rin. Ay, ka, ang ganda-ganda mo, Catrice. I know! Sobra talaga pa. Anong pinagkagalingan yung ganda mo, ka? Grabe. Ang ganda mo ito ang dahilan ng madalas na pagsiselos ni DJ. Ang ganyan. Yung gandang ito, yung kasekse na to, at yung kagwapuhan ba ni DJ, nakakaiba kayo na medyo mature na, ng konti. Isa rin ba ito sa dahilan ng selos? Isang tanong na nila, no one ever dared to ask. Ayan. Hindi, hindi naman. Para... Kasi siyempre, pag may tumisay yung lalaki, ganyan. Hindi na seloso ganun masyado po si DJ ngayon. Ah, pero dati ganun? Dati, ako na yung mas seloso ngayon. Kasi sa ngayon kasi. Pero before siya, ngayon, mas chill na siya. Eh, paano binabarkada ni DJ pag alam na siya? Teka, pinakaibigan. Totoo, DJ, binabarkada mo para maano ka? Hindi, baka binabarkada nila ako. Hindi, relax na ako man. Wow. Sige, alam naman ang nila. Wow. yung mga tatangan-tanga, yun alam mo. Paano yung mga tatangan-tanga? Paano pinaparamdam na akin to, ha? Parang ganon. Wala, hindi na ako gulit. Wala yung pinaparamdam. Kaya nga sila tatangan-tanga pag di pa nila naramdam. Ang cute ng statement na yun. Aminin nyo, napaka-simple pero that says it. Oo, yun lang. Thank you, congratulations. Thanks, Ray. Hi, salamat, Ray. Okay, more questions in the end, but now we'll have a same set of questions in the end. Okay, guys, sa tingin ko muna yung tanong, bakit maganda ngayon si... Ay, alam mo, Tita Eva? Hindi ko sabihan kasi. Oo. Marikler turns 21. Especially if she's in love. Si Ruby Lewis. Oo, oh, she's... She's at her best. Tita Eva, ako mismo nakita ko yung change just then. At 21. Yes, 21 ba? Ngayon naman. Nung 21 ako, hindi pa rin ako ganon. Charles lang. Babae. Ayaw, pasensya. Problema ba tayo? Go, Tita. May tanong ko. Yes, pa. I'm convinced na napakaganda ng pelikula ito. It's really focused on the content. And watching it, you got really helpful in that. Mm-hmm. And gusto kong malaman, maybe the rest of the cast, especially Mateo Camilo. Yung pagkaka-portray niya dito. Like what she said, like what Carmi said na, importante yung pamilya, all the other characters, kasi yun ang humuhulma kung sino sila. Kumbaga, binubuo, yung pagkatao ni Gav, binuo yun dahil sa kung ano ang karanasan ng pamilya niya, ng magulang niya, at saka kung paano siya pinakitunguhan ng kanyang pamilya, especially ng nanay niya. And then, it's the same with Dos, na yung family plays an integral part. Kasi, Filipino ganun, di ba? Very Filipino family, yung families dito sa movie na to. The way the families
support and yung kung paano sila nakaka-affect, yun yung roles nila. They may not have as much or parang as, syempre love story yung ano eh, yung talagang kwento, but importante yung ano nila, yung they play very important roles in the characters in the story. Oo, oh, hahanapin ang Pinoy yung family values dito. Si Bucklon, ano dito? Is Bucklon not here? Sa movie, yes. Oh, yes, sa movie. Sorry. Parang hindi ka nagnanong ng trailer dito. Ay, hindi ko siya nakita sa trailer. Number one. Okay, whatever. Sa ano siya, sa side siya ni Dos. Ano siya, tita siya ni Dos. Yun, tita siya ni Dos na she's very concerned about him. Sobrang ano, sobrang yung pag... Is there something? Last Saturday, ba? One day lang na. Last Saturday lang talaga siya. Excitement pa. Opening, parang before pa naman po yung Black Saturday na screening. So, parang sabi na nila Carmi na no, parang historically it's a very good play date. And you know, pinag-aagawan nga ito for the year. So, parang ito, naka-block off talaga siya even before. Naka-peg po talaga siya for Black Saturday. Ayan, Tito Ethel, speaking of the showing on Saturday, we will be seen in 300 cinemas nationwide. And SM Cinema, take note, will open as early as 10 a.m. on April 15. And then Star Mall and Vista Mall Cinemas will open as early as 10 a.m. naman po on Saturday. Hindi mo pinagsama yung SM Cinema. Ayan po, as early as 10 a.m. usually 11 po or late pag kasi lang Saturday. 10 a.m. Oo, 10 a.m. ang Vista Mall. Ayan na. Oh, pero nakalagay dyan. Sinungaling. 9 a.m. ang Vista Mall. Ganda! Go ahead, tita. Ha? Okay, we'll entertain two more sets of questions. Who would like to, ano? From this area? Dito. Ah, Dito, Black Friends. Oreo, Miss Kate. Who? Miss Gretchen Pulido, TV Pacho. You're good? Ayan, si Oreo. Oreo, go ahead. Hi guys! So, hi again! Ang dami namang phone kasi. Ayan. Quick or galing yung question. For DJ, if you were Jason in the movie, anong gagawin mo? The fiancé. Anong ginawa ni Jason in the movie? Wait. Pag ako si Jason? Kung ikaw yung gagawa ng role. Oo. Paano siya i-attack? And kung sa totoong buhay, naging Jason Aguinaldo, anong gagawin niyo? Uy, hindi natin alam nangyari, ha? Oo, hindi ko pwedeng sa... Oo, mahirap kasi pag kwento niya, ma-spoiler yan. Alam namin ang kwento ni Jason eh. Pero hindi namin alam kung ano ang character. Character. Hindi, kung gagawin ako gumanap ng Jason. Oo. Ayaman lawyer. Ano, atakin? Lawyer? Siyempre mag-law school muna. Hindi. Ano yung masasagot niya? Hindi. Depende kay Direk kung paano niya gusto, siyempre. Ang paisip din ako doon ha. Kung paano mo iya, nalaman mo. Sa totoong buhay ba o sa pelikula? Kasi pero nga, sa pelikula or sa totoong buhay? Sabi ko na, dapat hindi ko binigay sa iyo ang mic eh. Chika ka, chika. Paano? Kung sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Ayan, nag-discussion sa DJ, sandali atin natin ha. Baka maayos na problema. Ah, hindi mo sabihin hindi mo Oreo. You're good na? Sorry Oreo ha, sorry. Kasi baka maging spoiler kasi. Oo nga, spoiler talaga kasi. Sorry Oreo. Okay, one last question please. Who has the last question? Miss K, random. Can you share the mic please, Oreo? Thank you. What? So, ano yung favorite, pati yung writers and ano yung favorite
rom-com niyo, local or foreign? Kailangan movie nila? Hindi naman. Meron ka na ka na rom-com na iba? Favorite rom-com ako. Favorite natin to, 50 First Dates. Ah, yeah. Oo naman! Super favorite yun. Kasi, yun yung kahit ko ulit-ulit ko panoorin. The best. Masaya siya. Oo, Adam Sandler, di ba? Ay, amen. Teach, yun na rin. Para wala na. Ako nagpanood. Wow, ikaw pala nagpanood siya yung alam na. No, no, napanood ko yun. Napanood. Ako ngayon, hindi pa ako. 51st date. Okay. Carmen. Local. Local ako, ever since gone to City State. Gotta believe. Oo. Tapos, foreign, bukod sa 51st date, Pretty Woman, classic, tsaka ano, may best friend pa. Oh, okay. Miss Crystal. Ah, Christine. Anong favorite rom-com mo? Ito, marami. Sige. Paano pa ako ng Star Cinema? Magandang sa isa ko. Ano po, Got to Believe, para po kami ni Miss Karin. Tapos, Still There Was You. Still There Was You. Sino to? Piolo and Juday. Tapos, ano din po, may Amnesia Girl. Tsaka, ito din po ang Hating Etchas. Crazy Beautiful. Si Mia naman, gusto yun. Patay naman eh. Britney Cruz. Being a pillar of the rom-com genre. Do you have any favorite rom-com movies? Actually, napaisip ako kasi na, depende. Kasi random po yung tanong niya. Depende sa ano eh. At the moment, parang kumbaga fan naman talaga ako ng rom-com film. Kailangan ba para mahusag ganito kakagaling, direct? Kasi gusto ko siya. Ayun, na-enjoy ko siya. Kaya siguro, kaya ganun. Kasi hindi ko siya na-enjoy, mahirapan ako gawin to. Mm-hmm. Parang I'm gonna have a hard time making one. I'm a fan of rom-com films, kaya talagang siguro dito din ako na linya. I mean, I'm a romantic, bata pa lang ako, gano'n na. Saka si Derek kasi yun eh, gano'n so, yung pagkataan. Oo, kaya. Walang asawa niya. Walang bigas. Ito kasi lahi, sila ni Ben. Sino yung... Ani! Ano ba? Derek, ano yung rom-com mo din movie? Favorite? Local, ang hirap, ang dami. I agree with them. I also, favorite ko rin ang Got to Believe. Gusto ko rin yung My Amnesia Girl. Gusto ko rin yung kay, ano, kay Kathy. Gusto ko rin yung, Laika and Mickey series. Yung, yung DC. Oo, yung tatlong yun. Sa kumbaga parang, nasimulan ko siya, nandun ako nung, kahit na lagi ko nakatambay sa set, no? Pero nung napanood ko, yung hindi mo mapigilang sumigaw, tumili, kahit na 30 ka na, parang napapalain na ka pa rin na, oh my gosh, parang gano'n. So, parang yun. So, and then, internationally, or sa Hollywood, isa sa mga gusto ko noon pa, yung When Harry and Sally. Yeah, I like it. My question is also about your favorite rom-com movies. Who's your favorite actors and actresses na foreign? And as directors, sino yung influence naman ninyo as a director, as a writer sa foreign naman? Miss Christine, ang sinong influences mo sa pagsusulat? May mga ganun ba? Ito ka sa writer. Meron, okay ba kayo ni ano, ni Scorsese, ganyan? Chika. Influences as a writer or creator? Ako po kasi nahilig ni Pomelod ng Korean series. So, yung... K-pop? Si Mama Shonda. Influence ka ba si Mama Shonda? Shonda Rice. Iba ako yun na. Sino yan? Hindi, mga Korean series po kasi. Correct. So, yung ako si, oh, kasi she used to be with the international acquisitions ng ABS-CBN, so she deals with international projects bago siya naging writer ng Star Cinema. So may writer
writers ko na Paul Sisters. So, Odette, ano yan? Paul Sisters ko yung Oh, yeah! The Paul Sisters! Yeah, so magkapatid sila ng sisters. Ay, magkapatid ng sisters na ako. Last blockbuster movie. Siguro sa writing, sa Star Cinema, syempre si Inang. The ultimate Inang, syempre. So, parang bilang teacher namin siya, diba? So, siya yung closest. Kung influence. At saka demon mo, Inang lang nag-train sa'yo. Oo, mentor namin si Inang. Oh. So, siya talaga yung pinakamalaming influence in terms of writing. Tapos, syempre, mixed yun din yung mga napanood mo ng pelikula over the years. Mm-hmm. So, si Inang talaga ang ultimate. Trick me, as a creator, director, may influences pa sa'yo sila? Si Inang, syempre, kasi inang namin yun eh. So siya talaga yung influence, siya talaga yung mentor namin. Tsaka yung katulbili, is our ultimate rom-com, oo. Tsaka alam mo yung, syempre, yun, number one na yun. What comes next? I also watch Korea novelas. The Hong Sisters as well. Korean novelas, tapos nun, whatever, kumbaga parang, yun, siguro mas ganun. Korean novelas, ano nga yung husband ko nga na, kasi lagi. Nahilig na? Parang napapapanood na rin siya kasi. Wala sa itsura ni Bench. Pag free time ko, either, which is home TV, or yung Korean channel. Thank you. Kat, influences as an actress, foreigner. Sinong gustong-gusto mong? Local siguro ang fan ako ni Tony. So, yung kumpanya. Sa Hongkong, Tony naman. Tony. Siya yung bentang-benta sa akin pag natinong. Effortless din niya. Gusto. Kahit naku-host siya, as in, yung mga banner niya, gusto ko yung business journey. And then, so, Hollywood siguro, fan ako ni Sandra Bullock and Anne Hathaway. Oh. Or basta ngayon, nanonood ka ng mga series na kung ano-ano, tapos na yung ganalang sa mga nanonood ang series na yun. Hindi ka rin isang gulimis. Oh, okay. 30 Reasons Why is a good one. Finish ko na. Netflix yun, di ba? Netflix. Influences as an actor, dito sa rom-com, sa serious drama, teach. Siguro sa foreign, dami ako gusto. Gusto ko si... Siyempre, gusto ko si Johnny Depp, gusto ko si Eugene, gusto ko si Sean Penn, gusto ko rin si Robert De Niro. Iba siya, no? Iba siya, iba siya. Gusto ba ito? Ang deep? And then, tsaka... Sino ko bang gusto? Jim Carrey. Puro sinyo sa yun, ha? Sa comedians, Jim Carrey. Adam Sandler. Si Adam Sandler, napakagaling niyang mag-rom-com din talaga. Oo. Napakagaling niyang mag-rom-com talaga. Nakakatawa talaga. Sino ba bang gusto kong dahil? Sino yung... Marami siyang favorite. And with that beautiful question, go ahead, ano pa ba? Last na. Favorite TV series na, like in Netflix or, what are you watching now? He's a teacher writer, so he might be... Stranger Things, sir. Ah, yeah. Sobra. Ganun na lang. Ano yung sobra na attach ako kayo? Si Will? Sobra na sobra. Medyo nag-iba yung ano ko sa kanya. Kanino? K-11. Kay Millie Bobby Brown. Hindi ba magabas yung ano dun sa mga, di ba yun? Dumating siya dito lang
sira. Hitch, cut. Favorite series na... Vampire Diaries siguro. My last episode na. Yung last, kasi pili ko madadepress ako magkapanood yung last. So, nire-reserve ko pa. Ang hair mo parang si Elena. Ah, I love you. Na-miss ko na yun. Christine, favorite series, quickly, you might want to share. Pag mga writer, ano ba mong favorite na pinapanood? Wala ako kasi DJ. Nakita niya ako naka-t-shirt ng 11. Favorite thing. Miss Starmy, any favorite series that you are... Nakikita ko sa Facebook mo, may mga pinupost ka mga series eh. Can you share the night? Okay, alam niya, ako stalker ako sa... Stalker. Stalker. Ayun, ano? Katatapos ko lang na 30 years. Yeah, diba? Pero weird, no? Girl din siya eh. Yung tapos House of Cards. House of Cards. Tapos dati, Grey's Suits. How to Get Away with Murder, hindi mo favorite. Hindi masyado eh. Hindi ko na masyadong nasubaybayan. Ganda yan. Pero yun. House of Cards. Okay. Direct me! Ang galing-galing ni Ryan Phillip. Ay! Gusto ko na si Ryan Gosling na... Ryan Gosling. I'm watching Riverdale now. Oh yeah, Riverdale. I'm watching Riverdale. Don't sabi na sa ano ako ngayon na episode 8 ako eh. Wala pa bago. Wala pa. Manay na to, di ba? And then ano, ano yung kaya no, what's this, How to Get Away with Murder? Bates Motel, gusto mo rin ba? Check na. Yun sa ito. Parang ngayon nga yung mga ano eh, parang release din na ano, na yung mga shows na ngayon. Bakit yung J-Roll na? Stranger Things, oh, gusto ko rin siya. Oo, 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 sabi niya, tsaka Crown. Okay, you're good na? Okay, and with that, kaya na, uulitin ko lang yung energy ko kanina. Thank you everyone for coming, can't help! Falling in love! Ngayong Sabado na po, apat na tulog na lang, nationwide, 300 cinemas nationwide. And sumasayin mo din po worldwide, we will announce the screening dates and venue po ng international screenings ng Kaja Falling in Love. Peach, thank you, Kat, thank you! Peach, Kat, would you like to thank your fans online now? Yes, syempre, unang-una yung mga press muna nandito, mga media, mga kaibigan po natin. Maraming salamat sa isa na naman napakasaya ng press con. And syempre sa lahat muna ng World Live, thank you very much, sir, thank you. And then, thank you, thank you. Kat, please, worldwide address your fans! Yay, thank you so much sa lahat muna tumutok sa amin online. Maraming salamat sa oras. And of course, second press call to, pero nandito pa rin lahat ng effort kayo. Thank you so much. And yeah, magtulog na lang. Magtulog na lang. Cut off Falling in Love po. Maraming salamat. Thank you so much, Miss Christine. Direct me, please. Ayan. Okay. Maraming salamat po sa abog po ninyo at sa interest po ninyo. Sabi yung wala po namin. At hindi nyo na po talaga mapipigil ng main love. Apat na araw na lang. Parang kinabisahan yung skill. Parang sa thank you, Ms. Carmen. May Cruz Direct! May Cruz IVR! Thank you again sa inyong lahat sa pagpunta dito. Salamat sa support ninyo. Sa lahat ng nanonood online, thank you so much. Maraming salamat sa nagpunta sa mga mall shows. Maraming salamat sa nag-tune in. Maraming salamat syempre sa ano, sa promo team na opportunity to say thank you to the whole staff, yes. Sa buong team na bumubuo nito dahil hindi naging madali ang proseso. Pero nakabuo na, ito na, ang baby natin. Yay! Thank you na po. Like, thank you lahat. Thank you to everybody. Thank you so much, everyone. Canada Falling in Love, April 15. Yay! Nationwide. In more than 300 cinemas. Okay, stand up na po. It's gonna be a long day for DJ and Kat today. Grabe. But kaya yan, kaya. It's gonna sobra to. We can have a virtual press call later on. We have a one music, a show. Kat. Ayan. Sige, we'll let you. Again, thank you. I know it's already moving, but you're here to support Kat Miel. Can't help falling in love. Please, please po.